everyday, tumataas yung kasi nag-supply doon sa milyar. Pag may hinak na, wala kasi na nakuha. Bilhin tayo, bilhin na tayo dito, through the outlet, mga Caltex, gano'n, yung broker, yun ang mga pag-anong. Sila yung bumili, eventually sila yung paggawa ng makina para mag-andar yung ano bang Tagalog sa andar. Gumana yung factory, umiikot yung makina nila para mag-produce ng lahat. Ito, I don't know if we are producing imported itong dito ginawa. Yan masimplify ko lang ganito para maintindihan ninyo kung hindi ako magpapasok ng mga equation sa economics o pahirap. Pati ako hindi ko maintindihan yung mga sinasabi ko. Nasabi ko lang basta pag walang supply o kulang ang supply, delikado yan. Ang mga kuha, yung mga mayaman. Kasi sila naman maka-afford ng oil. Yung mga tayo, masakyan tayo pero mataas masyado yung presyo ng gasolina. Mag-boost ka na lang talaga o yung MRT ba yan? Ito gabi. Magandang butit na lang. At ako pa sa inyo, you better learn to or practice now to ride itong mga MRT, LRT. Because that would be the single functional to use to move people from one place to another. Or from one point to another. Kung wala na talaga, dito na lang kaysa train. Marami pang makarga. Tsaka malayo na inabot ng train dito sa Metro Manila. Yan ang nangyari. I'm sorry I could not present it in a better view into sa itong angle ng how it is played in other countries. Basta yun lang, simplify ko lang. What is oil? Oil is everything. Pati semento. Sino na nagagawa ng semento? Eh, din yung cement factory. So yung factory, anong pinagana niya dyan? Eh, hindi, i-switch on niya sa electricity. Yan ang linya ng kahirapan natin sa galing. Hindi ito ma-resolve itong gira nito earlier. So anyway, next time I could better explain the economic conditions. I'm not prepared for that. I'm not... hindi ako economic, political science, ako pati sinasabi ko, ay nang maniwala, foreign service. So, magtanong ka dyan sa, hindi ako interesado sa grado. Dagdag na lang yun. Kasi maraming trabaho noon sa panahon na yun. Remember the reparations. May nagbayad ang Japan sa atin ng tawag noon reparation, repair ba? Repair niya ginamit. Reparations yung bayad niya over the years. Nagbayad ang Japan sa ginawa niyang destruction. So marami na ano doon, isa ako sa nag-ambisyon. Kaya kuha ako ng extra course sa AB, yung extra course yung foreign service. Pero pareho lang ang subject. Kaya alam ko yung presentation ng
letre di crayon or letter of credence. Alam ko yan kasi dinaanan ko sa eskwela. Now let's go to our guests who will talk about the updates of COVID-19 response, and I would call Secretary Duque to do it. Sir. Good evening, Mr. President. Senator Bongo, yes, Miguel Dea, and cabinet members. Patingin sa ating po mga kababayan, magandang gabi at muli ako yung bigyan ng maikling updates, Mr. President, na tungkol sa ating COVID-19. Bilang unang slide po natin, kung nakalipas na Marso 15 hanggang 91, ngayong taon, mayroon po tayo nagdag na 3,431 na bagong kaso. Ang katumbas po nito ay 490 na kaso kada araw. At mas mapapa po ito kung para sa naitalang kaso para mag-doon sa nakalipas na linggo, Marso 8 hanggang 14 na yung taon, na nasa 83,951 cases at meron pong average 564 daily average cases. Sa 3,431 ngayong linggo na karagdag ng kaso, 1,110 ay mula sa NCR, sumunod ang Region 4A at 455 at Region 6 naman po sa 364. At ang isa ang naidagdag na severe and critical case sa Talaan habang 653 ang bilang ng mga karagdagan verified deaths para sa linggo ito. Ang ating pong kasalukuyang community case fatality rate o CFR ay nasa 1.59%. At ang pagtalaan mo tayo ng 4,571 recoveries para sa linggo ito. Sa kabuuan, umakit po sa 97.19% ang pambansa.